yung Batas Militar, Kara served as executive producer. No, can you give us a background of the project? No, why was it made or who financed it? Ang nag-approach sa amin ay ang Foundation for Worldwide People Power. Ang pinaka-head nito ay si Mrs. Eugenia Apostol. Siya rin ang publisher ng Mr. and Miss Magazine na naging Philippine Daily Inquirer. Kasi nga nung martial law, bawal ang mga free speech, hindi ka pwedeng bumatikos kay Marcos. So, itinaguyod ni Mrs. Apostol itong Mr. and Miss. May Mr. and Miss Magazine siya na lifestyle magazine. So, ginamit rin niya yung title. Pinublish niya black and white na parang news magazine. Pinagbebenta all over Metro Manila. Pero walang editorial box. Secret yon, underground. So, tuloy-tuloy lang siya naging parang underground magazine in a way. Piniprint niya yung mga parang stores na hindi mo mababasa sa establishment press. So, tumakbo yun ng ilang buwan before lumitaw na yung mga editorial, yung editorial box. And my mom was the editor-in-chief of that news magazine. So, very instrumental si Mrs. Apostol at ang Inquirer sa People Power. So, anyway, so 1986 ang People Power. 10 years later, in-approach niya ako. Sabi niya, gusto ko lang matuto ang mga estudyante tungkol sa martial law. Baka makalimutan. So, syempre, inisip ko naman, paano naman makakalimutan ng mga tao ito? Eh, sobrang grabe yung nangyaring nakawan, yung patayan, di ba? Yung, you know, yung pag-aabuso sa ating mga karapatan. So, sabi ko, hindi naman ito makakalimutan. So, parang feeling ko, common sense naman to, sino bang magbabago ng storya nito? So, anyway, ginawa ko, ang usapan pa for students, so dapat parang baka 10 chapters to, parang 1 hour tungkol sa politika lang, 1 hour tungkol sa ekonomiya, ang dami mga posibilidad. In the end, ang nangyari, isang version na lang. Also kasi budget considerations. So sabi niya, gusto ko very basic, pang students. Talagang may framework. So very may bird's eye view ka compared to other documentaries. Makikita yung nakafocus lang, let's say, sa human rights abuse, focus lang on Marcos, focused on Imelda. Ito medyo bird's eye view. Ang gusto ni Mrs. Apostol, parang parang overview siya, tapos kayo na bahala kung gusto yung pag-aralan ang iba't ibang aspeto ng Batas Militar na mas malalim. So, naging 2 hours, tapos along the way, naisip ko, ang hirap pala nitong gawin, ang hirap mag-research, halos wala kang mahanap na video dito sa Philippines, believe it or not, no? Kasi hindi tayo magaling mag-preserve ng video. Or baka may sadyang nagtatago ng video para baguhin ng kwento. So, sabi ko, bakit di na lang natin kaya i-air na rin sa TV? Kasi maraming manonood. Eh, back in the day, hindi gaya ngayon na parang walang isang main media platform. Ngayon parang, noon kasi pag sinabi mong pag lumabas sa ABS, halos buong bansa manonood. Pag sinabi mong Inquirer, talagang yan na yung pinaka. Ano, ngayon hindi na eh. Kalat-kalat na, no? Kasi ang dami ng platform. So, ABS-CBN agreed to broadcast it. So, yun yung game background. And yun, it became the highest rating documentary ever. And for the week it was aired, number 2 siya, top 2 ang number 1 was Adolfi, a comedian, a comedy show. So, doon ko rin napatunayan na matagal ko nang sinasabi sa iba na may audience naman ng documentary pagbigyan nyo. Kasi before that, wala kayong nakikitang documentary sa TV. Ang naisip ng tao, naku, boring yan. So, nilapitan ko ibang channels, ay nila tanggapin ang Batas Militar kasi wala daw manunood. So yun ang background, Seymour. Okay, so 24 years after, no? At ngayon, no, meron na tayong historical revisionism. At yun nga, no, yung fear mo at the fear din ng producer mo, no, na Animis Apostol, no, na ano ba, makakalimutan ba ito, no, nung mga tao. And yun nga, no, so as executive producer, bigyan natin ng context, no, yung role mo do sa documentary na Batas Militar and later on sa Call Her Ganda and other documentaries that you also, where you also serve as executive producer. As executive producer, I had to put together the team. Binuo ko rin yung konsepto. So we had to figure out anong parts ng martial law ang i-feature natin, no? And then when I had the team, very collaborative kami. Kasi team sport ang documentary, eh. Hindi pwedeng sabihin mo director lang or writer lang. So, teamwork, ako masasabi ko teamwork. In fact, nakatatlong director ako. Pero ang malaking pinagtuunan ko rin ng pansin, ako rin yung sumulat. Pero hindi ko, kasi you know, when I do a documentary, marami akong ibang roles, pero hindi ko na sinusulat yung name ko. Kasi basta isa lang, yung pinakamataas na position, yun na lang isusulat.
medyo pet peeve ko yung pag sinabi mo, cameraman ka, ganyan, ang dami, no? Isa na lang position, parang team sport yan eh. So, you don't need to get credit for everything. Pero ako lang yon. So, as executive producer nga, parang ako yung conductor. And the way I did it, nung unang panahon, kasi hindi pa uso yun, yung documentary, very conservative, very straightforward. Kung TV docu, taga-TV lang gagawa. So, ang ginawa ko noon, hinire ko yung mga taong galing advertising para ibang pag-uutak, ang pag-iisip. Kumuha ko ng mga taong sanay sa pelikula, magsulat, magtrabaho. Kaya ibang reenactments namin shot on film, no? 16mm film para iba yung texture. Kumuha rin ako ng mga taga-teatro at saka taga-television, gaya ko. So, it was a whole mix. Meron din kaming mga people who live through the times. Meron din kaming bagets na bagets. So, minsan pag ginagawa namin yung kwento, tinatanong namin siya, Zonia, ano, boring ba to? Interesting ba sa'yo to? Yung ganon. So, it was a good mix of people. I would call them the dream team. And a lot of them I still work with up to today. In fact, yung musical director namin dun is si Jaime Fabregas. Siya yung ano, police chief sa ang probinsyano. So, masaya yung team. Masaya yung team. We're in touch up to now. Importante yan na nagkakasundo kayo sa production team. Importante yan. Kasi kung hindi, ang hirap gumalaw. In fact, for many years, pag may nakahanap kang kaklik mo sa trabaho, yun ang palagi mong babalikan eh. Kasi the synergy breeds more creativity and better output. Okay. So looking at it, no? Now, 24 years after, no? Why do you think is it still relevant, no? Especially to students, not only of documentary production, but students in general. Ang sa akin, no, the big message of Batas Militar, and ewan ko kung ito yung nakuha nyo, is the price of democracy is eternal vigilance. Kumbaga, hindi mo ma-afford maging kampante, kailangan kang nakabantay ka palagi. And absolute power corrupts absolutely. Tingnan nyo lang yung mga kaklase nyo, no? Kunyari, naging president or vice president of the class, or nanalo ng award, or naging honors. Minsan nag-iiba, di ba? Pag nadagdagan ng konting attention or, you know, power, nag-iiba ang tao. Kahit sino, kahit ako, kahit, you know, medyo nag-iiba. So, kailangan bantayan, may checks and balance because talagang it's very tempting for anyone nakatikim ng power na gusto lang maa-addict siya sa ganon. So, kailangan magbantay lagi. So, having said that, I think when you do documentaries in general, dapat yung message nyo is always universal and timeless. So, not only Batas Militar, but I'm sure other good documentaries, ang message niya will always be relevant. Unfortunately, it's relevant to today. It's very obvious naman, no, kung bakit siya relevant today. At the same time, it was relevant for every single presidency we had since martial law. You have to be very vigilant. I mean, not even only that. I mean, like, when we were doing the documentary, ang presidente nun was President Ramos. Masasabi ko, friendly siya sa media. Hindi siya pikon sa criticism. Pero he wanted to extend his term. He wanted to change the constitution. So at that time we were doing this, in fact, nung parang maraming takot na rin yung grupo namin kasi parang medyo may mga overtures na ayaw ng Ramos administration yung documentary. So, in fact, nung pinadala namin yung tape sa ABS-CBN ng Batas Militar, which actually came in installments kasi nung day of airing, nag-edit pa kami, nag-lockdown ng ABS dahil sa takot nila, no, para ma-secure yung showing ng Batas Militar. In fact, the day Batas Militar was aired, there was a big rally sa may tabi ng luneta to oppose the extension of the Constitution. So, hindi lang si Duterte. Every president tried you would see that their tendencies to be a dictator would come out because power is really tempting. Yung wealth of resources doon sa Batas Militar, marami dito mga archival footage, no, from not only independently produced, ano, it's not produced by ABS-CBN. Parang yeah, yung independent, oo. Distribution, no. How did you secure yung mga ano, the archival footage used in the documentary? Nung nag-research kami, alam, malungkot niyan. Kahit sabi mo 1986 people power, wala kami masyadong mahanap na video sa Philippines. Or kung may mahanap kami, parang hindi na maganda, hindi na siya tumatayo, ang sama ng quality. Kasi wala talaga tayong
parang culture of, you know, preservation ng films. So we turned to abroad. The bulk of the footage you see galing sa ABC News, at American Broadcasting Corporation, NBC News, pareho sa New York. Nakakuha rin kami sa NHK, Reuters. Locally, besides the Philippine Information Agency and the UP Film Center, nakakuha kami sa mga private collections. Yun ang nakasave sa amin. So, pag gumawa ka ng documentary, tapos maraming archival, ang hirap talaga, maghahanap ka talaga. Tsaka mahal, you know, yung sa abroad, mga, siguro mga $75 a second. Up to this day, mahal pa rin yun eh. Nakakainis. So, actually, I think that's one of the attractions of Batas Militar. Kasi nung time nga nung Batas Militar, news blackout, no? Kinokontrol yung balita. So, nung pinalabas ito, maraming kaming pinakitang video na hindi pa nakikita ng tao. Maraming nagsalita sa interview na hindi pa nagsasalita. Unfortunately, dahil mahal, ang dami nagpa-pirate ng video namin for their own documentaries that involve martial law. So, Twin People Power or Martial Law Anniversary, kinakabahan na ako, makikita ko rin mga pirated video, no? At the time we did it, hindi pa mahigpit sa licensing ng music. In fact, wala pang bayad-bayad sa music. Kaya yung music namin dyan, mga may Beatles, may kung sino-sino pa mga sikat at mahal. Eh ngayon, meron ng ganyan. So, hindi na namin siya mabobroadcast uli sa TV unless willing yung broadcaster magbayad uli ng licensing rights sa music plus yung video kasi nag-expire lahat ng video licenses already. Okay. So, yun, no? Dahil nababanggit na rin yung creative process and kasi ngayon, right now, no, the students are coming up, no, proposing topics for their documentary and then coming up with style, the point of view, no? At nakita namin kanina yung Call Her Ganda, it was a point of view of a fellow trans, no, gaya ni Jennifer Laude. No, doon sa Batas Militar, doon sa pagpili, no, of course it's a historical documentary, pero doon sa creative process, decision making, ano yung mga options for you doon sa ano yung magiging style or kaninong point of view ba ito while you're doing it? Well, unlike, hindi na nga uso yung ginawa namin nun may narrator, di ba? Ngayon, wala nang narrator. Talagang voice of God siya ang dating. Kasi overview eh. So that, and it was for students. So yun ang parang point of view that was taken. But I think what's important when you do a documentary, kahit anumang kwento, importante yung characters. At least for me, ah. Even if the characters are not people, the character can be a place. You know, it can be a, you know, an object. So in our case, talagang ang inisip namin mga protagonists or yung mga bida at kontra bida or characters are really Ferdinand Marcos, his wife Imelda, Senator Benigno Aquino, and his wife Cory. So dyan sa apat yun, iikot yung kwento. Mm-hmm. So yun. And now, no, na meron tayong historical revisionism, siguro compare yung screening nung, I'm sure part ka nung screening ng 2016, no? Well, I think in 97, it's more like, parang, kasi wala pang social media nun, pero ang dami naming sulat, nag-campus tour kami, ang very overwhelming ang reaction, no? I mean, it's 24 years later and we're still doing campus tours, no? Which is good. I'm glad there's interest because we need it more than ever. But back then, people were more like fascinated or shocked that this happened. And even if they know it may have happened, na-shocked sila in this parang in this scale, no? Parang grabe, garapalan masyado. So today, syempre, ang mga sinasabi ng mga iba ngayon na Marcos was the best president, our economy was doing so well, when in fact, pagbabasahin mo ang mga records, makakagulat ito ng Philippine Statistics Authority mismo. Sila mismo magsasabi na bagsak ang ekonomiya talaga nung yung papuntang people power, 83, 84, 85. So there is proof that bumagsak talaga tayo. And it's really because of all the loans, of all the corruption. Tapos ang mga ibang batikos ngayon is, or hindi naman batikos, ito yung mga sinasabi ng mga Marcos, si Amy at si Bong, naku, bata pa kami, nung nangyari, wala naman kami yung muwang-muwang, huwag yun na kami isisi. You know, kulang na lang sabihin nila, kasalanan yan ang daddy namin, hindi kami. Pero alam mo, hindi naman sila musmus nung nangyari yon. In fact, si Amy Marcos was, kabataang barangay head, isang MIT student, MIT, no, Mapua Institute, nagpunta doon si Trajano, Archimedes Trajano,
And kinwestiyon niya si Amy pagkatapos ng speech. Sabi niya, bakit ikaw yung head, anak ka ng presidente, no? Hindi man dapat, parang kulang sa kredibilidad, blah, blah, blah. So after that, ang nangyari, nawala si Archimedes, nahanap na lang siyang patay and tortured. In fact, kinasuhan siya ng family after people power at nanalo ang family. Ang kaso was filed in the US. Nanalo sila sa landmark case, $4 million na ang in-award dapat sa Trajano family. Pero nung dinala yung decision sa Philippines, hinarang ng Supreme Court. Nung final uli ng lawyer sa Pasig City Hall, nanalo rin. Pero nagtago na nagtago si Amy. So hindi nila ma-serve yung ano yung charges sa kanya or something. Very complicated. So sa madaling sita, nakataka si Amy. But she's been convicted for that. No? So, I mean, even Bongbong, siya yung executor or parang tagapamahala sa ibang mga secret accounts ng mga Marcos sa Switzerland. So hindi mo pwedeng sabihin, musmus sila ng mga panahon na yon. So yun ang mga pinapasa nila, sinasabi nila ngayon, ano, more or less na peace and order rin noon. Siyempre wala nang magsasalita, no? Kasi patay na sila or tortured or nakakulong. So, yun ang mga nakuha na ng basic fake news na you know, na pinag-uusapan recently. And it's a very strong narrative, no? Compared to before, hindi lang chismis, no? Kasi parang pinapalabas sila, parang fact, because malaki ang budget para ma-influensya ang pag-iisip ng tao in any kind of media. So, kailangan talaga very discerning kapag nagbabasa ka ng balita, no? Kailangan i-check niyo yung mga binabasa. Hanap kayo ng dalawang sources. Tignan niyo yung reputation ng nagsulat. Check niyo rin yung website. Yun. And then, you know, the more you do it, the more you check, nagiging expert kayo. Pwede rin yung iba to sa Rappler or sa Verifiles because meron silang fact-checking function na libre sa publiko. Mm-hmm. So, dagdag ko lang, no, yung kanina, yung binagit mo. Actually, si Bongbong that time, halos kasing edad, no, ng audience natin. Ngayon, no? Pag sinabi niyong musmus pa ba kayo, student? Diba? Parang hindi na. Okay. So, yan, no? So, we discuss yung the process, no? And, meron kasi akong na-discover, no? When I rewatched Batas Militar, I found si yung nanay nung ano, nung blackmate ko nung college, no? Si Baffrey. Oh, okay. Si Doris. Walay na siya eh. Doris Noval. Sabi ko, finiture ni Tara, finiture ng documentary itong interview na to na si Doris ay nagplant no nung bomb. No, how did you convince her to come out sa for the documentary na and admit no yung kanyang yung charges din sa kanya? Hindi naman siya nagtatago eh. Proud nga siya sa ginawa niya. So, it was easy to convince her. Oo. Very proud siya sa ginawa niya. Feeling niya, at that time, no, there was no other recourse. Wala nang ibang pwedeng gawin except that. O, batang-bata pa siya, so she became the longest detained woman no in history of martial law. Matapang siya hanggang ngayon. Kasi as you all know, I have a breast cancer foundation dahil breast cancer survivor ako. In fact, may cancer ako nang ginagawa ko yung Batas Militar, no? And then later on, si Doris Duval, nagka-cancer rin. So magkasama kami ngayon sa foundation na inumpisahan ko, sa I Can Serve Foundation. Matapang pa rin siya, lumalaban pa rin sa diktadurya sa amin na to. Sa mga so you don't need her to sign a release form? Ano, everyone has to, standard yan eh. Yung pinaka-tumatak din po sa akin yung ginawa rin po ni Ms. Doris Naval na meron po palang bomb planting nung noong panahon na yun. Oo, nagulat ka dun, ano? Para sa akin, bago yun. Opo. Hindi ko yun hindi ko pa yun napansin dati, no? Napansin ko siya kasi naalala ko, ay, apelido to ng ano ka, college blackmate ko. Ah, okay. Blackmate. Alam niyo nung ano, actually nung 70s, although si Doris 80s na, no? In the 70s, ibang klase ang student activism. Ibang klase. Ang galing na mga estudyante noon. Kaya ang mga rallies noon, 50,000 students, 100,000 students. Tapos talagang kinoconfront nila ang president, no? Ang tapang-tapang na mga estudyante noon. And Doris is also well, fresh out of college when she did that. Ibang activism ng mga estudyante ngayon. So that's, ang laki ng influence sila in dictating the outcome of history. No? So
don't think na wala kayong kapangyarihan just because nasa eskwelahan kayo. Actually, kayo talaga na ang ano in charge sa takbo ng ating ano, ng ating future, no? Kung ano man yun. It really depends on all of you. In between ano, Batas Militar and Call Her Ganda, what are the other ano documentary projects that you're preoccupied with, that you were preoccupied with? That time, naku, ang dami. Hindi ko na maalala lahat. Seymour, kasi, but mostly TV. Mostly for German TV, it came out on GMA7 or ABS-CBN. Iba-iba yan, from showbiz to politics to environment, gumawa kami ng biography ni FPJ, when Sharon Cuneta lived in the States, iniwan niya yung career dito kasi nag-aaral yung asawa niya sa Harvard. So, we documented that. Meron kaming environmental stories. Meron kaming iba-iba. Yung mga Abu Sayyaf, tagal kong tumira sa Hulok, kino-cover ko yung hostage taking doon. All kinds. Lahat ng calamities, name it, na nagawan ka siguro ng TV documentary. Ano mo i-minimize no yung coverage, how do you choose which that's always hard eh, that's so hard to do talaga. Actually ayoko ng mga ganyang doki na sobrang lawak, kung ako yung masusunod ayoko ng malawak, mas gusto ko yung very focused on like two or three people kasi mas ma-inlove ka sa tao, mas may kurot sa puso at lahat. Yung overview ang hirap talaga, that's why we had to make sure we had those four characters na binanggit ko, no, the Marcoses and the Aquinos, para lang may face yung pangyayari, yung paghihirap, yung abuso. I think when you do a documentary, you really have to see and read and watch everything that's out there on the topic. You have to scour the landscape, no? Find out kung ano na yung nagawa, ano pa yung hindi nagagawa, ano pa yung kailangan malaman, ano kailangan ulitin or i-emphasize. That helps guide you what you will include or not include in your documentary. And sometimes, di ba, may you'll come across an information or something na gusto mong isali, pero minsan, ang hirap i-visualize. No? You have to make sure you can because it's still a visual medium. Eh. Hindi naman siya libro. So, isa pa yung ibabalanse mo na yung kwento mo, may visual trend, di ba? So, yun, those things can dictate talaga. So, like kami, when we found all this archival footage, we also made the story help us choose how to tell the story. I forgot to mention, yung isa naming biggest find, parang isang na-discover namin, by accident lang to, was nung nag-research ng isang researcher namin sa UP Film Center, ano siya, new graduate ng UP. She stumbled upon the projection room of the second floor of the UP Film Center. Doon niya nakita lahat ng rolls of film tungkol sa mga Marcos. Doon pala tinago. Kaya lang, ano to, mga 16mm films, tapos mga audio reel tapes. Most of them amoy acid doon na kasi nag-deteriorate na sila. So in fact, ang daming red tape para mahiram namin yung mga films na yan at i-restore. Sa dami, hindi namin ma-check lahat kasi wala namang label eh. So nagpaalam pa kami sa presidente ng Pilipinas, nagpaalam pa kami sa press secretary, sa head ng UP. Tapos ang kumontra ay isang babae, hindi taga-UP, dating taga-UP Film Center. Ang hirap talaga, but we were able to get that. And that was a source of a lot of the never-been-seen document footage that we used. So that really added a lot of life to our storytelling. You know, like yung singing nila Imelda, you know, the way they play golf. So, you know, you don't need to say in your script na masyado silang magarbo, masyado silang ganyan. You just show it, diba? It's always with Doki, kailangan you show it rather than tell it. So, that also dictates what stays in your story or what goes. But yeah, it's hard to see if to have a good editor and director or team that's really brutal. Sabihin, hindi pwede to, alam ko attach kayo, alam ko mahirap kunin itong footage, pero it doesn't anymore, you know, bring us to where the story should go. Pero mahirap siyang exercise talaga. Yung tanong ko lang po ay paano niyo po napagtagpi-tagpi yung buong story? Lalo na po sinabi niyo po na meron po itong yung nung una po na tinignan niyo po siya sa bird's eye view nga po. Tapos para po nga mabuo yung buong narrative, na envision niyo na po ba yung kabuuan nito, or on the process po ng paggawa niyo ng documentary, bigla lang po lumalabas yung ibang part ng story po? All of the above yan. All of the above. Actually, I think
in our case kasi, obvious naman yung beginning and ending ng story, di ba? Medyo alam na namin yun, alam namin nagka-martial, alam namin nagka-people power. So in that sense, yun ang nagiging beginning and end namin. So there was nothing creative or innovative there. Talagang linear. Nakita mo naman historical from beginning to end ang pinili namin approach for this because we felt it was appropriate for the topic. It might be more confusing kung masyado namin binale-bale. But if you notice the structure, hindi ko masyadong maalala, no? Parang chapter one was setting the mood of the time. Ano ba ang nangyayari nung time na yon? That's what we did. And then the second part, we planted already a conflict. Ninoy Aquino came and warned people, there is this upland Sagittarius. Parang nagbabanta ang martial law. Walang naniniwala kay Ninoy noon. And yet, many things happened to parang justify the martial law that was coming up, to justify also what Ninoy Aquino was suspecting. So there was Plaza Miranda bombing, you know, mga first quarter storm, ang dami. So I don't remember the other chapters, but the other chapters were establishing martial law. So we showed the military. Kasi importante sa any dictator or strongman rule, ang military. So pinakita na ang military kung paano yung in-spoil, lahat may Rolex watch, talagang parang ano sila, Diyos na Diyos, di ba? Including the defense minister, Juan Ponce Enrile. And then of course, one chapter was devoted to Marcos himself. Bata pa lang siya, nag-aaral pala ng law, nakapatay na siya ng tao, di ba? Pinatay niya yung nakatalo sa father niya sa election, sa local election. He defended himself, na-convict siya, nakulong, dun siya nag-aaral ng bar. Pero may naawa na Supreme Court Justice, si Laurel, at pinalaya siya. So, ang galing niya, di ba? Parang ang galing niya. So, we had to establish who Marcos was, how intelligent and cunning he was. So, yung character niya was one chapter. And then of course, there was a chapter on Imelda. You know, she was a secret weapon. Hindi mo basta ibabaliwala siya dahil she was a leader in her own right. Ang galing makipag-charming. She met with a lot of international leaders, di ba? Grabe siya. Tapos, ang dami niya pinatay yung mga centers, kung ano, at saka yung kurakot. Feeling niya, royalty siya talaga. No? Nakatiyara pa nga siya minsan. So, and her, yung tinatawag na Imeldific, no? Mahilig siya sa mga magarbo at grande and so yeah, we established Imelda. So we figured these were the important elements for people to understand martial law and why people wanted to get rid of it later on. And then there was a chapter on lahat ng mga barkada nila, mga cronies kung tawagin, na kinorner lahat ng business. So noon, kung nasa sugar industry ka, nasa oil or media, wala kang pag-asang sumikat, umaman. Dahil binigay lahat ito sa mga kaibigan ni Marcos. At ang mga ito, umutang pa sa bangko para ponduhin yung negosyo, palaguin. Pero nung umutang sila, wala silang obligasyon magbayad. Yan ang behest loan. So maraming bangko ang nalugi dahil sa mga kaibigan ni Marcos. At lahat ng mga ng negosyo na ito, make no mistake, lahat yan may cut si Marcos. Partner siya sa lahat ng negosyo na yan. So, yun. Then there was a chapter on Ninoy Aquino and why he came home. There was one on Cory Aquino also. And of course, there was one on the different people who were protesting, whether the Cordillera indigenous people, mga students, people like Doris Baffi. So there was one on that. And then some human rights victims. Tapos may chapter na on how the Filipino people parang claimed back their country. Parang ganun. So you have to think of the elements kasi it was for TV. So may chapter-chapter yan, di ba? Pero kahit hindi TV, ang structure ng pelikula, iniisip nila 3 acts eh. So it helps you structure your mind. Di ba kailangan isulat yan or isabihin sa mga tao. Pero in your mind, may konting structure. So you know how to tell your story. But yes, you have to choose and it's hard to choose kung anong isasali at kung anong hindi sasali. Looking at Batas Militar, kung ilalagay mo siya sa TV at ang TV show ay usually merong 4 na ano, di ba? Yun nga yung binanggit mo. Meron siyang 4 na segments. So when it was aired, ano ba siya? 2 parts ba siya? No, when it was aired, we aired a shorter version. In fact, wala yung Ninoy Aquino segment. Wala yun. Maraming wala. Oh, we cut it down. So, maraming versions yun. Yung DVD version na binenta sa bookstore. Yun ang pinakamahaba. Channel 2 version. And then Channel 4. So, iba-ibang edits yun. Pero pinagkasya namin sa running time nila. So, they're all not the same. Yeah. You're asking ko rin isasali at anong hindi isasali. What helps when I said documentaries at team sport? May time na lahat kayo sobrang babad sa docu, it's also good to ask the advice of an outsider, you know, kung may rough cut kayo,
Sabi mo, panoorin mo nga, ano ba yung kulang? Naintindihan mo ba to? Ano bang kulang? It's always good to get advice from other people. Huwag yung sa isolo lagi ang trabaho nyo, no? Always get advice from other people, not just from your teammates. Libre lang naman ang advice. Ako, I'm willing to give advice if you need advice. Good afternoon po, Ma'am Kara Alikpala. I'm just curious lang po kung ilang months or years po yung nagawa yung or na-produce yung documentary, and if meron po bang angle na gusto nyo sanang isama pero kulang sa footage or evidence po para to make the cut po sa documentary po. It took us about 2 years kasi hinahanap rin namin si ano eh, tawag dito, yung parang head ng military that time, si Fabian Very, di namin mahanap, nagtatago talaga. We wanted to include him in the same way sabi naman, hindi namin ilalabas to kung walang ma-interview na Marcos. So, thankfully, nag-agree si Imelda. Ang dami namin footage na hindi ginamit. Ang dami, pati interviews. Pero one of the things that always, always catches my attention ay yung kwento ng mga human rights victims. Hindi mauubos yan. At hindi ka mamamanhid dahil nakakagulat at nakakaawa at nakakalungkot yung mga kwento nila. Yun ang gusto ko sanang kung may more time para masali yon. In fact, I'm working on a documentary now. I'm trying to focus more on the victims. Sana umabot sa 50th anniversary ba? On 2022 eh. Milestone rin ang Marshall. So yun ang gusto kong pagtuunan ng mas maraming pansin. Okay. Ikaw, sorry, I want to ask him, saan ka nabitin? Anong kwentong gusto mong mas pakinggan pa or parang sana mas maraming ganitong, you know, kwento? Ayun nga po. Yes po. Kaya ako na-ask yung question kasi napansin ko din po na it's more on those prominent persons, yung mga nasa interviews. And siguro hindi ko lang napansin na walang ano, or ordinary people na kasama doon po sa na interview na, ayun nga, victim sila ng martial law. Ayun lang po. Yeah, agree ako dyan eh. In fact, kasi sa dami, no? In fact, yung pinagtutuunan ng pansin ng ibang documentaries, pati kami, pag sinabing victims, laging medyo sikat or galing sa kaliwa, you know, underground movement. So I also want to show yung mga farmers na wala namang kinalaman talaga, na nadamay, na iba yung buhay, na wala ng kapamilya. Pero yeah, I agree with you. So, yeah, hopefully you guys can also do that story. Kasi para sa akin, the more stories on a topic, the better. Pag pumupunta ako sa festivals noon, ano, or even now, hindi mawawala ang isang kwento na medyo may kinalaman sa Holocaust, sa Germany. And that's good, no? The more stories, the better, para hindi makalimutan. Kailangan ng paalala palagi. So I wish there were more martial law stories. So yun, dahil nabanggit na rin ni Nestor, no, tatanong ko kasi yun, kung ano yung difference ng batas militar doon sa iba pang mga works about martial law, no? At yun nga, gaya ng binanggit na ni Kara, no, yung sa Holocaust, meron pa rin tayo na napapanood, hindi lang sa documentaries kundi sa fiction. And ito naman sa martial law naman, meron din naman mga lumabas, no, ng mga recent films, no. Nandiyan yung Liwai, nandiyan yung Kaoryang, nandiyan yung ML, no, starring the late Eddie Garcia, no. At marami rin naman tayong mga documentaries, no. Yun nga lang, hindi ito ganoon ka prominente or naipapalabas sa mainstream TV, no. Meron tayong mga documentaries about martial law, no, focusing on the sakadas in Negros. Meron tayong mga documentaries about martial law focusing on the indigenous peoples, no. So yun, no, kahit pare-pareho kayo ng topic, gaya nga nung binanggit ko kanina doon sa klase, maaring magkakaiba kayo ng point of view at maaring magkakaiba rin kayo ng style, no, ng focus doon sa inyong documentary, no. Interested din kasi, no, malakas din kasi ang LGBT movement, no, dito sa FEU, at yun nga kanina, no, na panood nila, no, yung some excerpts, no, from PBS POV website, no, nung Call Her Ganda, and comparing, no, batas militar and then Call Her Ganda, what led you to become, no, or to agree to become ba, or to agree or to be hired as executive producer, no, ni PJ sa Call Her Ganda, and what convinced you to take on the role as executive producer? Actually, when I was offered to be producer of Call Her Ganda, medyo hesitant ako eh.
Kasi ang alam kong kwento lagi sa ganun. Ewan ko kung familiar kayo, but siguro earlier, there were more cases like Jennifer Laude na nababalitaan. Kaya lang, ang ending lagi ng kwento, o-offeran yung biktima ng US Embassy or ng lawyer, ng US military, ng US visa, or parang citizenship sa US, or pera. So yun lagi ang ending. So sabi ko, nako, TJ, ang ending nito, babayaran rin lang yung family, tatahimik sila, or mag-a-abroad, yun lang. So parang, medyo jaded ako. So I wasn't too convinced about doing the story. Pero, pinabigyan ko ng chance, and after I met the mother of Jennifer Laude, parang, na-convince ako, naku, matigas tong babaeng ito, hindi basta bibigay. Talagang laban ng David and Goliath ang nangyari. Pero, till the end, consistent yung family talaga. Ang daming offers sa kanila, pero hinindian nila talaga. They just wanted justice for the daughter. And in fact, you know, they put Pemberton in jail, yung pumatay dun kay Jennifer Laude. Kaya lang he got na pardon siya ni Duterte without serving his full sentence. That's another story. Mm-mm. So yun, no? Napaka ano kasi, controversial, no, ng mga topics. Pero ang klaro kasi dito, yung mga documentaries, no, na nagsiserve ka as executive producer, grounded on news stories, no? Journalism talaga, no? Yung how about kasi I think, yeah, that's true, but also baka unconsciously, but also I think I only pick subjects that have are social impact themes. Yung parang I want my films to actually influence change, you know, in the country's narrative. Parang ganun. So yun. That those are the things I really like to do, but this is not to say I won't do other documentaries, but that's the one that really, you know, gets me very excited. And last year, no, you opened, no, DaangDokyu online, no. So what led you and the others, no, as part of the Filipino Documentary Society or FilDocs to come up with DaangDokyu, the festival? Ewan ko kung familiar ang students ninyo, but if you look at all the film festivals in the Philippines, walang nakafocus lang sa documentary. Laging may fiction film or narrative film, tapos guesting na lang yung documentary. Lagi kaming by the way, on the side, parang ganon. There have been some, I think, but very small festivals like GMA7 had seen it, totoo, no? But short-lived siya. So, but we saw the growing importance of the documentary all around the world. And even here, no, we've had so many documentaries making it abroad. Hindi lang si Ramona Diaz, marami na yan. So feeling namin, it was about time. And because 100th year anniversary ng documentary making in the Philippines, no, I think 2018, sabi namin, this is the perfect time, no? DaangDokyu. Hindi lang siya 100 years, pero it's also the DaangDokyu way, parang ganon. So, we decided to stage it para i-showcase yung galing ng mga Pilipino. We also want more people to fall in love with the documentary. We want them to see its potential, its power. Ang lakas-lakas ng power ng documentary. You know, it can change people's minds. It can add knowledge. You can bring down a country. Ang dami niyang secret powers talaga. And the thing is, before nag-online kami, we would have been confined sa UP Film Center na I think ang capacity mga 800 seats. Pero because of the online, we were able to reach out to more people, you know, thousands and thousands, which worked in our favor. Yun nga lang, we didn't have the benefit of meeting the audience in person, having the filmmakers meet the audience, pero ang daming nagsuporta pati sa mga talkbacks namin, pati masterclasses. Ibig sabihin, marami talagang interesado. So people have to keep the momentum and sana there will be other documentary festivals. Kasi para kaming poor third kasi ng cinema, di ba? But it also deserves its importance. So, yeah, so online worked for us in a way. And binanggit din ni Professor Nick De Ocampo, no, na yun yata yung pinakamalaking audience para sa kanyang talk, no, a lecture, no, on the history of documentary filmmaking or documentaries in the Philippines. Nanood na students mo, Seymour, ng DaangDokyu. Did any of them watch any of the films sa festival? Libre lahat yun eh. Sino yung nakapanood last year, no, before? Ayan, Aswang. May nakapanood ng Aswang. Ah, okay, Aswang. Oh. Nagustuhan mo ba ang Aswang?
Anong nagustuhan mo sa aswang? Ako po siguro, ma'am, yung ang ganda ng pagkaka-storytelling niya. Na nakapoko siya din sa yun nga, yung POV nga ng bata, as Sir Seymour mentioned. Parang, ang ganda lang na, hindi man maganda, parang nakaka-affect talaga siya ng damdamin. And nakaka-opening po siya, especially for those people na medyo parang masyadong alam sa AJK, sa mga nangyayari sa ngayong regime. Maganda po siyang eye-opener. Oh, ang ganda ng treatment, no? Kasi maraming EJK stories ang lumabas. Ibang treatment nung director, si Alex. Maganda siya. I love the film. Mm-hmm. Thank so, you. Kahit no, magkakapareho, no? Again, yung topic nyo, maaaring magkakaiba yung treatment nyo, no? So, merong gumawa na rin ng Tokhang Dokyu, no? Na short, yung Timbre sa St. Scholastica. Meron din gumawa ng documentary, no? Sa Tokhang. Na tungkol naman doon sa ano na nga yun? Yung funeral parlor director. Oh, namatay na siya ha, in real life. Oo. Namatay nga siya. Namatay na siya recently. Doon kay brother, no? Yung Baclaran Redemptorist Church na nalipat sa Lipa, Batangas. Kanya-kanyang focus, no? Gumawa rin ako, very short lang for PBS, mga 15 minutes lang, news feature. We interviewed naman ang assassin. Nag-interview ako ng hitman doon. Oo. So, kanya-kanyang kwento. Ayun. Sige, dahil nabanggit din, no, aside from you, kasama mo rin, no, as festival director, si Baby Ruth Villarama ng Sunday Beauty Queen, si Monster, no, si Corinne Jimenez, and then si Jewel Maranan. At ito nga yung napapansin din no, ng mga nakapanood ng Daang Dokyu and nakakapanood ng mga recent documentaries, no, na matatapang. Bakit? Puro babae. Bakit karamihan babae ang hindi ko alam paano sagutin yon. Parang ayoko rin sagutin. Na parang, hindi ko nalang papansinin na maraming babae or less men. But I think, masalimuot kasi ang documentary, di ba? Ang babae nag-chatlaga, silang nagdadala ng baby ng 9 months sa kanilang sinupupunan. Siguro, mas patsyaga kami. Tsaka walang guaranteed income yan ang docu eh. Dedication talaga eh. So maybe, I don't know, maybe it's meant for women. I don't know. Ayoko sabihin yan. Pero nagkataon sa Philippines, the documentary world is dominated by women. Paano nyo po ina-assess yung sarili nyo since eto nga, for example, yung Batas Militar, sobrang ano niya. Para sa akin, mapangas siyang documentary. Parang naiisip nyo po ba yung safety nyo? Like, natatanong nyo po ba sa sarili nyo na itutuloy ko ba to kasi serious topic po siya, ganun. Ayan, the risk factor. Nung ginawa kong bata sa militar 24 years ago, single pa ako. Hindi ko inisip yung mga bagay na yan. Sa totoo lang, hindi ako conscious sa safety masyado. Hindi ako takot. Pero nung tumanda na ako at nagkaroon ako ng anak, I'm a little more conscious of safety. For me and my team, of course. You always have to be responsible. So, yes. May ginagawa akong documentary, environmental, no? Medyo takot ako. Aminin ko ngayon, takot ako. Kasi maraming babanggain na politiko sa gagawin kong docu. So, you also have to plan for that. May mga safety protocols that you follow. But, you know, in the end, kahit anong gawin mo, you never know. May danger talaga. May danger. At nakakatakot, yes. Pero feeling ko mas importante na makalabas yung kwento. So, kanya-kanyang diskarte yan. Ang hirap humusga kung isa ayaw gawin ito or not. Pero tinatanong ko talaga yung team members kung willing pa sila knowing the risk. You always have to ask your team if they're willing to take the risk with you. Kasi lahat ng gagawin mong medyo ganyan, talagang may risk. I'm from Olongapo City po. So, na-follow ko rin yung kwento or parang mga nangyari sa case ni Jennifer Laude. So, my question po is not about the technicality of documentary. Pero we all know naman na yung documentary is more than just telling story. Parang it's also a responsibility to call action. So, ngayon po na parang ipalabas po yung Call Her Ganda and nakilala po yung kwento ni Jennifer Laude and nagkaroon ng controversy. What do you think yung
Do you have ano po ba plans to do an action or parang another documentary, especially po na napalaya or nabigyan ng pardon si Pemberton? Ayun po. Wow, tamang-tama tinanong mo yan. So actually, after nangyari kay Pemberton, we started doing something. We started to do some interviews again. So we hope to do a short film as a sequel. Not naman a sequel, pero kung ano nangyari. So yes, we're doing one, but very short. Siguro less than 30 minutes. But yeah, we're in the process of doing it. And the other way to answer your question was, a lot of films today, especially those that are social justice themed, which are the films I like to do, lagi may tinatawag na impact campaigns. In fact, yung mas malaking budget, may impact producer. So, ang Call Her Ganda, umpisa pa lang, nagplano na kami ng impact campaign. And this goes beyond just school tours, which batas militar, kasi hindi pa uso impact campaign noon eh. It's a refined science now pag sinabi mo impact campaign. So, you just don't plan more screenings, pero very particular yung gusto mong change na mangyari. So, very specific rin yung audience kung saan mo dadalhin yung film, the discussions that you will initiate. You know, if you want a decision done, you have to take it, let's say, to a senator. Gagawin mo na lahat hanggang umabot ka dun sa senator. So, very particular ang impact campaign ngayon. So, in the Philippines, for Color Ganda, inikot namin lahat ng LGBT groups. So, we said, pwede niyong gamitin itong film na to for your own campaigns, whether it's awareness about rights or just gender sensitivity, kung ano man gusto niyong gawin. Kasi ang magandang nangyari after Jennifer Lauda's death, parang nag-galvanize, nag-unite ang LGBT community at naging ano siya, parang a way for them to not only unite behind that, but for other causes, including the yung SOGI bill sa Senate, sa Congress. So, marami pa silang ibang issues ngayon na magkakasama-sama sila dahil dun sa nangyari kay Jennifer Lauda. They discovered their power to unite, to be proud of what they can do. So yun, inikot namin yung film and we still are doing it with different groups and schools. In the US, mas nakakagulat ang campaign doon. Nagugulat ang mga LGBT groups doon na ang ingay-ingay ng mga grupo dito. Kasi doon, takot na takot sila. Maraming namamatay, mga hate crimes, no? They're victims of hate crimes. So, inggit na inggit sila, natatapangan sila sa mga Pinoy na LGBT. In fact, isa sa gustong-gusto namin nangyari, there was a private showing with the US Congress kasi we hope that the VFA, the Visitors Visiting Forces Agreement, will be reviewed. And then, recently rin, napalabas siya sa US press corps that covers the military. We wanted them to understand, you know, the issues and how to cover stuff like this, yung ganon. So, marami siya talagang aspects na kailangan baguhin that we're trying to pursue in the impact campaign which is happening till today. So, kailangan hindi lang matapos doon sa panonood ng documentary, kundi gaya nga nung binanggit ni Kara, no, yung impact campaign nga. I wanted to say also, you know, pag gumawa kayo ng film na social justice theme and you want impact, it's something that can stay with you all your life. All your life. Like batas militar, 24 years na. So you have to carefully choose your projects. Kailangan love na love mo yung project eh, kasi talagang you'll dream about it, you'll have nightmares about it, it's going to live with you for a long time. So it'd be better something you really love and feel passionate about. Mm-mm. Kasi when you release that, no, parang yun nga yung binanggit ni Kara, no, ka-connecta na yan, no, kaugnay na yan ng pangalan mo. At saka, you know, no, documentary is too small, ha? Kahit sabi mo, gumawa ka ng documentary tungkol sa lola mo, that's still historical. You know, any topic, ako, any topic is interesting. It's just in the way you tell it. Mm-mm. At hindi lang hindi dapat tingnan na nakakalimit, no, yung pandemic, yung protocol, no, sa paggawa ng documentary, no. Yun nga, pwede nga gawan nyo ng documentary yun. Kasama nyo sa bahay, no? O yeah. Yun, wala, no? Na antagal nyo ng, na, napanood mo ba yung The Mole Agent? Trailer nga, saan nyo napanood? Bootleg copy yan, ano? Nalabas ng, ano, Scottish documentary. Ay, sayang. Trailer lang ako, but looks very interesting. Lahat kayo napanood nyo? Lahat ng students mo? Wala. Dalawa lang yung kasama ko dun sa Zoom, eh. With ay, the... sayang. Yun. Parang yung effect. Cute. Yung effect naman nun, after watching, no, nagtawagan daw dun sa mga magulang nila yung audience. Oh, ang cute naman. So, pwedeng yun, lolo, lola. Ganun yung effect sa'yo.
Ano yung returns ng documentary and what's next, no? After coming up with a documentary. Anong returns, pera? Hindi ka yayaman sa documentary. That much I can tell you. Hindi ka yayaman. So you don't do this for the money. But I think the longer you do it, mas mamamaster mo rin yung the art and science of doing a documentary. Because you have to be responsible also and pay yourself sufficiently and your team, di ba? But that it's hard kasi you have to fundraise talaga for it. Pero right now, there are more sources of funding than before. Pero lalabas ka. Kasi locally, makakakuha ka lang space sa Q Cinema, the NCCA, FDCP. Konti-konti yan, meron. Pero in the region, medyo dumadami. Sa Japan, marami kang makukuha. Sa Indonesia, they have Docs by the Sea. Pwede ka mag-pitch doon ng idea. Pwede ka nilang tulungan i-partially fund. And even in Europe and America. And then minsan, kung ano yung theme ng docu, let's say human rights, mag-google ka lang ng human rights, may funding for human rights. May funding for female documentaries. You know, may funding for environment. So there is. Pagtsatsagaan mo lang talaga. Unless you are commissioned by someone or a TV station or a media outlet, syempre that's the easy way out. But if you do independently produce, talagang gapang. But, you know, the rewards for me outweigh the money you can get in return or may not get. Iba yung satisfaction na alam mong may ginawa kang kabutihan na makakabuti talaga sa buhay. Nang kahit isang tao, ang laking bagay lang, kahit isang tao, not just the whole country, no? So, it's not for everyone. It's not for everyone. What is the hardest challenge na problem na na-encounter mo as a documentarist? Hardest problem? Kasi ako lagi naghahanap ng solusyon eh, and I don't take no for an answer. Kaya hindi ko alam. Maraming problema. Hindi ko pag umaatras yung interview after binigay na niya lahat ng magandang. Siguro ito, I did a documentary. It's not even a problem, but parang a challenge. For History Channel, ginawa namin yung documentary on the assassination of Ninoy Aquino. I don't know kung familiar kayo sa circumstances kung paano siya namatay, no? But when he came home, it was a secret, and yet the military knew. Pinaligiran siya ng elite military, ang ABS-CBN, para isecure siya pagbaba, no? At i-arrestuhin siya. But supposedly, walang nakakalam na pagdating ni Ninoy, and he was shot in the tarmac, airport tarmac. So nakulong na itong mga, nagka-hearing lahat. Wala talaga nakulong except the military escorts, but the mastermind was never pinpointed. So nakulong na nga sila. It was only in the last 10 years that they were pardoned. Pero up to this day, wala sa kanila nagsalita. So when I was doing this documentary, I approached these ABS-CBN members, no? Niligawan ko, nagpupunta ako sa Bilibid halos every Sunday, visiting time, sumasalak sa prayer group nila, nakikipag-holding hands sa prayers, lahat ginawa ko talaga, hanggang pumayag na magpa-interview talaga. Then I had to talk to their lawyer, nakakainis yung lawyer nila, pumayag. Pero the day of the interview, umatras sila. Inis na inis ako. Never sila nagpa-interview eh. Umatras sila. So, nainis ako. Kasi ang laking bagay, they would have come out. You know, it would have made a difference. First time sila magsasalita and well, hopefully would have known more, no? But sayang. Hello po. Good afternoon po. Gusto ko lang po malaman yung mga procedures or technique po na ginagawa niyo para makuha yung loob ng mga interviewees. Lalo na po yung kapag may opposing views or opposing parties dun sa isang story. Like kunwari, baka kasi yung, lalo na sa mga politicians na baka magamit yung sarili nilang salita against them. So ano po yung ginagawa niyo para makuha yung gusto niyong makuha from them? Oo. Usually, hindi naman kami kaagad yung first meeting, may camera na, hindi naman ganun eh. Usually, chikahan talaga eh. Chika ka muna talaga. And it always helps. Kung di mo kilala, maghanap ka ng kakilala nila para sila ang magpapakilala. Kailangan may kaharap silang pinagkakatiwalaan nila. So, minsan naghahanap kami muna ng kaibigan or connection dun sa gusto namin kausapin. And then, yun, talagang chikahan, you know, kailangan makipag-lunch, ganun, hanggang ready sila. Pero usually, tatanungin nila, ano bang pag-uusapan? So, minsan sasabihin ko, I don't need to show the specific questions, pero sasabihin ko, ito yung i-cover, yung ayaw sagutin, din yung kailangan sagutin.
And then of course, may release form. That means parang consent form na pumapayag sila. May mga hindi rin pumapayag. So, hindi mo talaga makukuha yung side nila. So, you have to give up on some and find a way to tell the story without their presence. Or to try to be fair to them kahit wala sila. Ito, may private message, no? How do you know that your docu-story is enough or has already an ending? Ay, alam mo, mahirap talaga yan. Mahirap sagutin yan. Minsan hindi ko pa rin alam. But if you're with the story for a lot of times, at saka familiar ka sa buong landscape, parang yung instinct mo papasok, malalaman mo may konting ending. Or even kahit bitin, alam mo yun yung ending. You'll know it eh, if you spend a lot of time with the story. Pag ni-rush mo yan, hindi mo malalaman. Yan ang isa sa docu. For me, walang pangit na docu. Pero I can tell kung ni-rush yung docu. Doon nakakainis pag ni-rush talaga. It gets sloppy. Ako, for any style, any topic, any treatment, wag lang sana i-rush. And sana honest lagi yung intentions. So, but yes, that's very hard to answer. So you have to decide also what you want the audience to know without forgetting may responsibility ka sa mga interviewees mo, not just the audience. You have to balance that. If it's enough to tell your message, then I think it's the end. Good afternoon, Ms. Cara. I actually have two questions po, pero ayun, gusto ko lang po sabihin na I know we are 20 years too late, pero congratulations po din sa Batas Militar kasi up until now, it's parang it's the prime documentary up to date to watch if talagang gusto matuto ng mga students about sa history ng martial law. For my question po, as communication students po kasi, we practice to use our given platform to serve the community the truth about the society and what's happening right now. Parang it's our moral imperative to give voices to the unspoken po, di ba? Pero katulad nga po nang nabanggit kanina ng isa sa mga classmate ko po, yung paggagawa po kami ng documentary with the politics as our skeletal baseline as a story, parang our lives may be at risk. Kasi po yung parang napansin ko po yung sa Batas Militar is na kwento nyo po yung mga ano na to, yung mga story po na to 10 years later. So parang yun nga po, hindi na po siya masyadong napag-uusapan. Yun nga yung fear nyo na baka hindi na siya pag-usapan prior. So parang ang gusto ko pong malaman is how do we ensure yung safety po nung team namin knowing na kung tatahak po kami ng ano ngayon, ng documentary about politics, paano po namin masisigurado yung safety po nung team namin? Kasi po, sorry, may ano lang po, sa teatro po kasi, pag tumataak po ang teatro ng politics, usually ginagawa po nilang fictional narrative to mirror what's happening in the society. Pero po, di ba, pag documentary, kailangan po talagang may goal or may point, characters na totoo na kailangan i-discuss. So, ayun po. Paano po masisigurado yung safety ng team pag magganito po yung mga story na tatahakin po namin? Naku, ang hirap sagutin yan kasi walang kasiguruhan talaga. There are no guarantees talaga. So, i-decide yung kung you want to take the risk even as you take care. I mean, sa tingin nyo kung importante yung safety at kung ano man at kung sino man ang makakapag who will put you in danger, di huwag yun na lang ipalabas yung film dun sa tingin yung makakapagbigay ng peligro sa inyo. I mean, that's the only way I can think of it. And I'm not saying duwag kayo sa ganun. For instance, and this is still all raw, gumagawa ako ng documentary ngayon tungkol sa deforestation sa Palawan, yung illegal logging. And our interviews are only talking about one politician. Ina-accuse siyang isang politician na mataas of being an illegal logger. So for impact campaign, ang iniisip na lang namin, baka hindi kami mag-impact campaign sa Palawan dahil magiging delikado yung buhay ng mga tao. We might just do the campaign in other areas in the Philippines kung saan maraming forests pa, let's say, Cagayan or Isabela, down sa Mindanao. Pero ang isa sa isang kinoconsider namin, hindi na kami mag-impact campaign sa Palawan. Parang ganon. So, you have to see kung saan makaka-minimize ng danger. Because there's no assurances eh. Oo eh. I mean, kasi your film will always go online or someone will talk about it on social media. Hindi niyo pwedeng itago yun eh. Diba? At the same time, kung sobra kayong takot, then maybe you shouldn't do the film. Kasi you really have to be brave to do the things
that you think are worth telling eh. Yun lang isang ano doon. Pero I know ang pangamba mo kasi ang sa akin, ang pangamba ko hindi naman kung may mangyari sa akin pero sa mga mahal ko sa buhay or sa mga, opo, you know, relatives ng mga film namin kasi that's where, ng film team, that's where it's going to hurt, diba? So, talagang ano, tansyahan talaga at maraming dasal, no? And just have them be very careful. Yung mga tipong don't go home alone, don't walk alone, yung mga ganon, huwag masyadong out sa social media para hindi kayo madaling hanapin. But, yun, so be careful, especially mga students ngayon, maraming red tagging. If you're a critic, right away, natatag ka talaga. But this is also a time to be brave. It's a time to form sectoral circles, hanggang lumaki yung circle mo, and you can, your circle can coalesce with other circles to form a bigger coalition for whatever stand you want to take. Now is the time, and these are dangerous times. At the same time, it's the time to be brave. Kasi nakasalala yung future natin eh. If the next elections doesn't turn out in the way you think you want it to, I don't think the next two after that will be any different. Very critical itong next juncture. I don't know the topic of your film, no, but the young is so critical in the future of this country. Again, I want to emphasize. So, calculate na lang the risks you want to take and minimize your exposure. Oh, good luck, ha? Let me know kung makakatulong ako. Mm-hmm. And I salute you and your team for even wanting to do this, whatever topic you're about to do. Thank you for doing it. Thank you po. Last question na lang po siguro for my end. Paano nyo po masasabi na yung documentary film niya is na-reach niya na yung goal na gusto niyang marating? Yun po. Ako, parang feeling ko walang narating yung batas militar, di ba? Nauulit lagi. At dito na naman tayo, parang mga may dictator na naman, no? Well, you know, the fact that people like you invite me, people want to talk about it after 24 years, I met someone who became a history teacher because he watched Batas Militar. He even memorizes the entire script of Batas Militar. I mean, yung mga ganyan nakakataba na rin ng puso. Ang laking bagay. So you just keep at it. You may not change the minds and hearts of everybody, but even if you change one, ako malaking bagay na yun eh. And we've done a lot of school tours and office tours. So we're satisfied naman with the output, but I just hope it also reflects in the way we select our leaders in the future. Apa. And we have, and the people have to be vigilant. Hindi pwede mag-relax. Hindi na pwede matakot. Yes. Kasi lalo na kung maraming matapang, di ba? Let's say 1 million people matapang, mahirap na ikulong lahat yan eh. Mm-hmm. You just have to take a stand. Good afternoon again, sir. Say or good afternoon, Miss Cara. Kahit matagal na yung mga documentaries, I still want to congratulate you po kasi yung Batas Militar talaga for me about martial law period. Naging eye-opener talaga siya. Ever since I was young talaga, sobrang fan na ako ng Batas Militar kasi para sa akin, sobrang mind-blowing talaga ng mga revelations doon. Lalo na para sa aming mga kabataan na hindi ka pa kami nag-exist noon. Sobrang nagre-reveal siya ng personalities like Juan Ponce Enrile, Jose P. Laurel, na mga hindi talaga namin makakalimutan. So ma'am, yung question ko, somehow relevant siya sa mga previous question. How the researchers able to know or find people to interview? Yung mga tao dapat ipasok. And ma'am, napansin ko kasi sa documentary, sobrang exposed talaga yung mga ini-interview niyo. Like, kitang-kita yung mukha, walang tinago. Kitang-kita kung sino yun. May pangalan, may mukha. Paano nyo, ma'am, how do you make them comfortable telling their story knowing na nire-rest din nila at the same time? Yun nga, yung security nila. Again, like I said, pag may in-interview kami, hindi ka agad pagdating mo, may camera ka na. May chika-chika pa yan before eh. So, siguro sa third meeting kami mag-i-interview, yung gano'n, hindi ka agad. Alas kilala na namin. Or may kasama kami sa filming team na kilala siya. So minsan, let's say, yung mag-i-interview, hindi talaga yung writer, yung assigned, pero yung may kakilala. It's very important, tama kayo, na yung kausap nila, eh medyo may tiwala sila. And then, you know, I think after a while, kung may reputation ka na respectable as a documentarist, kahit yung kakausapin mo, may opposing opinion, they will give you the time of day because they know you will be fair. So lalo na yung mga ano, sympathetic sa'yo, yeah, you have to take care talaga. Tsaka, so yung interview style namin, very kwentuhan style. Hindi namin ginagawang very formal or
di kami nag-intimidate. So, kwentuhan lang talaga. I mean, I think that's the best way. It's a conversation talaga eh. So, yun lang. Para ikaw, pag may bago kang barkada, i-recruit sa club, kung paano mo siya itrato, ganun din. Paano ka mag-i-interview ng taong gusto mong ano, mahulog ang loob sa'yo. Same thing lang naman yun. Ma'am, follow-up question lang po. Are you familiar po with Mr. Steve Sinakis? Yung pong parang meron siyang final goodbye dun sa YouTube na naging final conversation with Mr. Ninay Aquino. O yung parang two terrorist beat? Yeah, you know, yes. when I think we wanted to intervene but he was sick. Pero nung time namin, yung book na Two Terrorists Meet, sinulat niya yun kasi wala pang ano nun, wala pang social media or what. Nung time ko, nung nasa school ako, I read that book, pero ang usapan, one day ko lang dapat babasahin, tapos ipapasa ko, pasahan, ganun lagi. Or isisirox mo yung buong libro. But yes, I'm familiar with him, he's a very brave man. Marami na nga sa Batas Militar na namatay na, unfortunately. Eh. So I'm glad we got their stories. In fact, mas mahaba pa yung mga kwento nila, hindi lang namin na naisali lahat. Very, in fact, I'm looking for budget para ilagay sa isang web yung mga interviews nila sana in the raw, kahit transcripts nila. What advice can you give no, to students aspiring documentaries, documentarians, or documentary filmmakers, no? Para, or yun na, in general, no? And to convince them to continue with the craft. Alam mo, hindi ko alam ang lahat. Wala ang mga sagot sa akin. So, at ang laki ng aking paghanga sa mga kabataan ngayon. So, I think sila ang magbibigay sa akin ng advice. When I watched, I don't know kung napanood yung The Social Dilemma. It's really about social media, the negative effects. Parang nakaka-depress. Parang, ay, nako, paano yung napasukan nila itong social media? Wala nang atrasan. And in one of our DaangDokyu talkbacks, pinag-usapan ito. And isa sa guest namin, si Kaki Pangilinan, Frankie Pangilinan, anak ni Sharon Cuneta. So lahat ng mga nasa panel na adults, sinabi na nila na disappointed kami sa social dilemma, the outcome, social media, nakaka-depress. And si Kaki, the youngest in the panel, said, bakit kayo nadidepress? Huwag kayo mawala ng pag-asa. Ang gumawa niyan, mga tao, tao rin ang makakapagbago. So there is hope. So, nung sinabi niya, parang nabago rin yung aking pananaw. So, I take the cue from all of you, the young ones. But all I want to say is just choose what you want to do well and love what you want to do and stand for it. And again, now is the time to be brave if you want to have a better future, you know, better leaders, and a critical thinking mass. There's so much to do even in your own work, not just through documentaries, to let people know what's happening. Tell them if you know anything, little or big, let them know what you know. You can open people's eyes somehow. You want to have proactive citizens. You know, you want them to have characteristics that will really be nation building para tuloy-tuloy na sana yung ating, you know, pag-strengthen ng ating democracy. I don't want to go back to the martial law days. We are slipping back and we really shouldn't go back there. Ang dami pang hindi magandang nangyari nung times na yun. My family suffered in a big way. I don't even want to wish that on anyone. So, again, now's the time to be brave. And again, I thank you, the youth. You have been very vocal. And we look forward to you taking us to a better future. Thank you. Thank you for this opportunity and for your time. God bless.